So ito yung guys sinasabi nila na kung paano ayan ayan yung output ng ating equalizer, output input niya XLR. So kung paano i-connect dito sa may ating 737 na amplifier na naka RCA. Okay, welcome back mga sir. Welcome to my channel. So kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-click lang ng subscribe button and click the notification bell para po updated kayo sa mga videos na aking ginagawa sa aking channel. For today's video, asimbol natin yung isang equalizer, isang amplifier at saka speaker. So ang equalizer natin gamit ay DBX231. So kung paano mag-asimbol ng magkabit ng equalizer sa isang amplifier. So, let's go guys. Panoorin natin ng video. Okay mga lords, ito yung gagamitin natin na equalizer. So, mayroon tayong DBX231 na equalizer. 31 band. So, 31 band. Bawat channel, 31 band. So, ito yung gagamitin natin. Gagamitin natin sa isang amplifier, kasi nagtataka kayo bakit paano mo makabit yung ganitong output ng equalizer mo, kasi katalasan sa equalizer natin gagamit mga DBX anumang mga equalizer, mga XLR input output na sila guys. Explain ko lang ha, kung paano mo ito kakabit sa amplifier mo. Sa mga beginners, sa mga nagle-learn ng pag-set up ng sound system, i-explain ko lang guys. Itong channel 1 na input, ito tinatawag dito yung saksak, dito yung XLR nya is male XLR, at ito naman yung female XLR. So kapag nagsaksak ka ng input, ginagamit talaga natin ay male XLR. Okay, sa output naman ay yung female. So baka mag malilito kayo sa dalawa niyan kung saan yung male at saka saan yung female. So ito yung female, ito yung male. Okay, sa equalizer na ito guys, pwede kayong gumamit ng TRS jack, rings dip, ayan. And then so kadalasan ang ginagamit na lang natin is yung XLR, na mas maganda yung XLR para sa mga TRS at mga TS jack. So gagamitin natin ngayon ang XLR connection. Yan ang gagamitin natin. So kukuha tayo ng isang amplifier. So guys, ito yung gagamitin nating amplifier. Tawag dito ay Sakura 737. So okay, ito yung gagamitin nating amplifier. Yung amplifier ko ay tatlo ito sila. Meron ako dito ng isang Sakura saka Consort na 5-2. So ito yung gagamitin natin sa Sakura 737. Ito ginagamit ko to pang mid-high na na amplifier. So ayan siya. Stuck pa to guys ah. So try natin i-connect yung equalizer natin dito sa may Sakura 737 natin. Okay, kung paano natin i-connect. Ayan yung output ng ating equalizer, output input niya ng XLR. So kung paano i-connect dito sa may ating 737 na amplifier na naka RCA. Ayan. Dahil RCA yan, mayroon dyang LDCD, DVD, VCR, aux at saka record out. So yung amplifier ko matagal na to. So may mga kalawang na nga yung may mga kalawang na. Matagal na itong amplifier ko, mga magtatatlong taon na. So hanggang ngayon okay pa rin. Nililinis na naman na konti. Yan siya guys ah. Ito guys ah, class A lang to guys ah, hindi ito made by Kinsunek ah, yung amplifier ko, pero mas okay yung laman ito guys, hindi ito fake na kagaya ng iba na sinasabi na fake ah, hindi ito fake na
May quality din naman to guys, may quality to, matagal ko sa akin, hindi pa nasira. So ito yun guys yung ating speakers, ito yung ginagamitin nating speakers. Mayroon tayong dalawang mid-high, mid-high yan, dalawa, at saka dalawang sub. Ito, papakita ko sa inyo guys. Itong mid-high natin, 400 watts yan guys, 400 watts na live speaker PA1260. At saka ito yung tweeter natin ay live 300 watts to guys ha. Live na 300 watts yung ating driver unit. So, inisin muna natin guys kasi marumi siya. Nalalagyan naman ng anak ko na nagupa. Inisin muna natin. Ito yung box natin gagamitin, may dalawa tayong low at saka may dalawa tayong mid high. So ayan, itong low 400 watts yan na live din na 400 watts. At saka yung mid high natin live din na 400 watts pero instrumental tong ating mid high PA1260. Ayan siya. So ayan, titesting na natin guys. Yan ang gagamitin natin. Okay guys, ito i-set up na natin tong ating amplifier at saka equalizer. So mayroon tayong manggagaling sa ating source, DVD man o computer or mixer. Ito guys, ito yung input niya. Ito pala guys, ito ang gagamitin nating input doon sa may equalizer na 2-3-1. Ito yung tinatawag na male XLR. Ito yung itsura ng male XLR natin. So nakatusok yung pin, nakatusok. Ito yung dulo niya dahil gagamit ako ng mixer. So ito yung gagamitin nating dulo. At ito yung manggagaling sa mixer. Pero guys, kapag wala kayong mixer or player lang ginagamit ninyo, yung DVD player lang yan, ito yung dalawang ito, yung dulo ng inyong male na XLR, papalitan nyo lang ito ng RCA. So papalitan lang yan ng RCA guys, saka RCA papunta ng male XLR, yan yung connection niya. So pag pumalit kayo ng RCA, make sure na walang grounded yung pagkahinang nyo, sigurado na hindi siya mag-grounded. Kasi kapag mag-grounded ito yung mag-focus na mahabing doon sa inyong amplifier. So make sure yung ginagawa nyo ay tama. And also, kung mayroon tayong input, yan gagawa ulit tayo ng output niya. Output ng ating DBX231. Ito guys, ito yung output niya. Female XLR, yung dulo niya ay RCA. Ayan. So dapat marunong kang gumawa rin ito. Female XLR papunta ng RCA. So ayan na. Single lang guys, single. So ito para sa left channel at ito para sa may right channel, yung pula color coding mo pidir na para hindi ka malito sa sasaksakan. Tara, i-set up na natin to. So ito na guys, i-set up natin yung ating paano natin i-link dito sa amplifier. Ayan, para makita ninyo guys ha. Ito mayroon tayong channel 1, channel 2. So sa channel 1, ito yung gagamitin natin pang low, pang bass to guys, pang bass. At sa channel 2, yung gagamitin natin pang mid high. Dito muna tayo magsasaksak ng output ng galing sa output niya. Tandaan nyo guys ha, output channel 1, ito yung gamitin natin sa low ha. Itong puti, itong white niya, itong left channel ay gagamitin natin pang low. Ayan, low. So dito tayo sasaksak sa aux niya. So mas maganda yung XLR kasi fit na fit siya. Itong sa channel 2, itong output niya
saksak natin yan. Oh, fit na fit siya. Hindi siya ano, madaling masira. So, gagamitin natin sa right channel. Right channel ito. Okay, depende rin yan guys kung saan yung gusto nyo. Left or right. Left or right. Pwede yung baliktarin na rin. Pwede yung baliktarin. Depende yan sa inyo kung saan yung gusto nyo. Siyempre, itong pula. Kapag pula, pares natin sa ano. Ito yung input natin. Manggagaling to sa mixer or sa DVD natin. Yan ang manggagaling sa ating DVD. So, ayan siya. So, kapag manggaling sa DVD, or manggaling sa computer, sa mixer, ito yung galing sa music source natin. So, okay. Try out natin guys. So, mayroon akong ditong mixer. Gagamitin ko na lang yung mixer ko para hindi na mahirapan. Ayan na. Sak nyo lang yan sa ano. Amplifier nyo. Pwede rin dyan masaksakan. Inisin muna natin guys ang mixer ko kasi mali kapok ang mixer. So ayan na, gagamit tayo ng mixer. Dahil nga sabi ko mixer yung ginagamit ko. Wala akong DVD player so gagamit ako ng mixer. Wala akong DVD player kasi computer yung ginagamit ko pang play ng music ko. So ayan. Yes guys. So dapat tandaan nyo guys ha. Ano yung nakasalpak nyo sa channel 1 at sa channel 2. Itong channel 1 natin ay gagamitin natin sa pang bass to guys, pang bass. Channel 2 natin gagamitin natin for mid high. Yan, pag isang amplifier lang ginagamit natin ha. So and again, review ko lang. Channel 1 for bass, channel 2 for mid high. Ayan, left channel, left and right channel ng ating amplifier. Yan, dapat natin tandaan. Kakabit tayo dito ng speaker. So, sa speaker natin. So, ito yung speaker terminal natin guys. Makikita natin tong speaker terminal. Mayroon ditong right channel. So, ibig sabihin, ang right channel lahat ng ditong apat na to. Right channel to guys, nakakonnect to sa right channel natin. So, ayan. At saka dito sa kabila ay may left channel, so ang apat naman ito ay left, ang dalawang ito ay left channel to guys ah, dalawa negative positive. So dalawang speaker magkapit natin. So ayan siya, itong right channel natin dahil nakakonnect ito sa input channel 1 ng equalizer, yung channel 1 natin gagamitin natin sa bass. So ito dito tayo mag connect ng bass bass speakers natin guys sa may right channel. Yan. So ito na guys, mayroon tayong dalawang wire. Ito ay para sa bass. Sa bass ito guys, so ikakabit natin dito sa may right channel.
So ayun na guys, yung ano natin, yung setup natin, mayroon na tayong source, ito po galing sa ating computer. Ayan, nandito output ng mixer natin papunta doon sa may equalizer input. Ito, left and right. So ayan siya. So testing natin guys, papakita ko sa inyo yung setup ang ating setup ngayon. Okay, magpi-play tayo ng ano ng music dito sa ito po yung music natin, pi-play natin na to. So naka-play na, naka-play na yung music natin. So inaano natin na. Ito na guys yung ating ito na guys yung ating setup na equalizer at saka isang amplifier. Nakita ninyo sa ating equalizer, mayroong channel 1 itong nasa sa itaas na ito. Sa itaas na ito ay channel 1 yan, and then sa baba na ito channel 2. So sinasabi natin na yung channel 1 natin ay ginagamit natin sa bass. Ito yung ginagamit natin sa bass, ang channel 1, and then channel 2 ginagamit natin sa mid high. Okay? So yung volume niya diyan lang. Ganyan. Testing natin, i-on natin ngayon. On natin yung amplifier. At saka on din natin yung equalizer natin. Yan siya. On din natin yung mixer. Yung ating amp ay nasa 14 lang. Ayan. Okay. Okay yung mixer. Ito na siya guys. At 0. So mayroon na to yung source galing sa computer natin papunta sa mixer. So ang mixer papasok niya sa equalizer. The same as guys, kung mayroon kayong DVD or CD player, yung out ng CD player nyo papasok lang doon dito sa may input na equalizer. Ayan siya. Ayan siya guys. Ito yung bass natin sa channel 1. Ayan, bass natin yan. Kapag babae natin yan, mawawala yung bass niya. Ayan. Pag babae. Pag adjustin natin yan, boss natin yung bass. Saka ito yung mid high. Ito yung adjustment ng mid high natin. Dapat naka-boss siya sa mid at saka high. Yan, channel 2 niyan. Guys, so tutunog din yan. Basta may pumapasok na audio lang dito sa may equalizer, bebato niya sa amplifier. Ayan, apat na speaker na drive niyan. So mayroon ng bass, mayroon ng mid high. So yung option niya dito ay naka-half lang to lahat, ha? Naka-kalahati lang to. Ibig sabihin, nasa balance lang siya, balance. Bago ka pala sa aking channel, huwag mo kalimutan guys mag-subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga videos na
gagawin ko. So, yan lang guys. So, good luck sa inyong lahat and God bless. Yan, Marski TV is signing off.